Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So for today's videos, mag-unbox po tayo ngayon or magte-test tayo ng bagong nirelease ni Samsung na entry mid phone ngayon, which is Samsung Galaxy A13 5G. So ano ba yung exciting part sa unit na to? Bukod sa advanced na ang kanyang pinaka-connectivity, which is 5G, so may kita mo rin ang kanyang design na napakaganda at meron na rin siyang 50 megapixel rear camera and 5,000 milliampere battery. So kung gusto mo pa malaman about more sa Samsung Galaxy A13 5G, so wag na natin patagalin pa. So umpisahan na natin. So hi guys, ito na nga yung Samsung Galaxy A13 5G. By the way, I'm Jomarie Villamero, Samsung consultant here at Samsung SM City Fairview. So, ito na ang variant na meron po or hawak-hawak ko is 128GB and 4GB RAM at ang kulay niya is orange. So, before, nag-release na po si Samsung ng Galaxy A13 4G. So, ngayon, titingnan natin yung bagong Samsung Galaxy A13 5G at ano nga ang pinagkaiba nung dalawang unit. So guys, ito na, buksan ko na po yung Galaxy A13 5G. So as you can see, para pa rin siyang drawer. Ayan. Parang drawer ang kanyang lagayan. Nandito yung open seal niya sa taas. Then, so yan na yung unit. So unahin muna natin yung inside the box niya. So, ang inside the box niya is charger na lang. So, ngayon, once na bibili po kayo ng mga smartphone, wala na po halos headsets inside the box. So, ngayon, more on ano na kasi tayo, Bluetooth headset ang mas inaano natin na highlight. So, kaya wala na rin po kasamang headset yung mga smartphone ni Samsung. So, papansin nyo po, ang kasama niya lang po sa box is charger. Pero ang maganda naman sa charger nito, is naka 15 watts na Type C charger. Yan, naka fast charging naman ang Samsung Galaxy A13 5G. So, ito na nga yung design ng Galaxy A13 5G. So, mapapawaw agad kayo sa design niya. So, before, di ba, nag-release na tayo ng Galaxy A13 na 4G. So, ang pinagkaiba niya sa bago nating Samsung Galaxy A13 5G is ang kanyang design is naka matte finish na po. So, yung dating A13 is glossy yung design niya. Ang maganda dito, hindi po siya kapitin ng fingerprint. So, yan. Pag hinawakan mo siya, hindi siya kapitin at napaka-smooth nung back case niya. Ayan. So, mapapansin mo rin syempre yung camera. So, ang camera ng A13 5G is naka triple rear camera na po. Unlike before na naka quad camera po. So ang maganda naman dito, mas ano na siya, mas premium tignan yung pinaka camera niya. So like parang S22 Ultra na yung back camera ng ating Samsung Galaxy A13 5G. So mapapansin mo rin, wala rin po siyang fingerprint sa back. So dahil ang fingerprint niya is nasa side fingerprint na. So maganda sa kanya, mas madali na po kayo makakapag-open ng phone gamit ang fingerprint. Ang magandang gamitin na fingerprint itong thumb. So kapag inopen mo siya, tap mo lang. Ayan, mas mabilis na ma-open yung ating smartphone. So guys, pagdating pala sa kanyang nipis, so meron na po siyang 8.8mm thickness at saka sa kanyang bigat is naka 195 grams ang pinakabigat. So hindi po siya masakit sa kamay, so very comfortable pa rin siyang hawakan. Ayan. So, same lang din sa dati nating A13, yung bigat at saka yung thickness niya. Isa rin pala sa nagustuhan ko sa Samsung Galaxy A13 5G ay ang kanyang screen display. So, ang Samsung Galaxy A13 5G ay naka 6.5 Infinity B display. At isa rin sa nagustuhan ko sa kanya ay yung kanyang refresh rate na 90Hz. So, yun din yung pinagkaiba niya sa Samsung Galaxy A13 na 4G. So, ang A13 5G is mas advanced ang kanyang refresh rate na naka 90Hz refresh rate. So, ibig sabihin po nun, is mas smooth na pagdating sa browsing. Ayan.
Sa scrolling, mas smooth at even games po, napaka-smooth dahil sa kanyang refresh rate na 90Hz. So guys, tapos na tayo sa kanyang display at sa kanyang design. So proceed naman tayo sa kanyang performance. So ang Samsung Galaxy A13 5G is powered by 2.2 GHz octa-core processor with chipset MediaTek Dimensity 700 7nm. Then for ROM and RAM niya is meron po siyang dalawang variant. Meron tayong 4GB 128 and 6GB 128. So expandable naman siya up to 1TB. So MediaTek Dimensity 700 7nm is kaya na makapagbigay na magandang performance, smooth performance pagdating din sa mga gamings at sa pag-multitask. Then for expandability niya, sakaling mabiting kayo sa internal memory niya, kaya makapag-expand up to 1TB. Isa rin sa nagustuhan ko sa Samsung Galaxy A13 5G ay meron siyang 5,000 mAh battery na kaya magtagal all day. So nakadepende yan sa ginagawa niyo dun sa phone. So kung meron regular usage lang kayo, dahil malaki ang milliampere battery niya, is magtatagal siya all day. So guys, ito try natin maglaro. So play tayo ng Mobile Legends. So meron na akong in-install na Mobile Legends dito. At yun. So guys, as you can see, napaka-smooth niya pagdating sa paglalaro ng Mobile Legends. So maganda dito, naka-high graphics na to at higher refresh rate. So mapapansin mo, walang pagbagal dun sa paglalaro ko at napakaganda niya at walang paghinto. So yan, siguro nakatulong sa kanya yung kanyang refresh rate na 90Hz. Ito, pakita ko sa inyo yung settings na naka full ang kanyang settings. So guys, tapos na tayo sa kanyang performance. So proceed naman tayo sa kanyang camera. So for camera ng Samsung Galaxy A13 5G, so we have triple rear camera with 50 megapixel main camera po. Then for supporting camera niya na macro camera and depth camera. So meron siyang supporting na dalawa. So for macro, ginagamit po siya for close up picture. Then for depth camera po, ginagamit naman siya for blur background para sa portrait mode. So ang differential niya sa A13 4G, so nawala sa kanya yung ultra wide lens. Then quad camera po kasi ang A13 4G. Then for front camera po, meron na tayong 5 megapixel selfie camera. So pakita ko na lang sa inyo yung sample na magiging photos niya or sample na magiging selfie and picture niya sa back. Guys, ito pala yung sample ng kanyang recording naman sa front. So ito yung video natin. So naka 30 frames per second naman siya with HD. So okay naman siya kahit ano. Oh, yan. Malinaw po siya at very clear naman ang recording natin ng video. Ayan. So try ko naman syempre yung back camera pagdating sa recording ng video. Guys, base sa na-try ko na camera performance niya, so napakaganda naman po ng kanyang camera, lalo na sa rear camera and syempre sa front camera na rin. So syempre, unang-una may kita nyo, pag nag-take kayo ng camera, akala nyo parang grainy. Pero once na nag-shot kayo, doon na yung AI technology na magbibigay ng output na mas magandang photos at mas magandang videos. So, syempre, pag itinirain nyo siya ng yung natural lang, yung ganyan, pag nakikita mo siya, so akala nyo medyo grainy, akala nyo pangit, pero once na nag-shot kayo, dun lalabas yung ganda ng camera. So, meron siyang AI technology na pagagandahin niya yung mga tinik ng photos at picture at saka selfie. So, ito pala yung laman ng kanyang camera. So, syempre, meron tayong flash, aspect ratio na pwede mong baguhin. Ayan. Pwede mong baguhin yung sukat ng camera. Then portrait mode, yan yung magbablur background with change background effect.
Then syempre nawala na yung kanyang ultra wide, so ang meron na lang sa kanya yung zoom na 2x. So pagdating sa video, yan, kaya niya ng 30 frames per second with full HD. And for more camera natin, syempre meron na rin tayong pro mode para sa mga gusto magtimpla ng kanyang photos. Panorama, food mode kapag magte-take kayo ng picture sa mga pagkain, night mode yon. So maganda sa kanya, meron ng night mode. Pagdating sa gabi, siya yung mag-a-adjust para mas brighter yung take ng photos mo. Sa macro naman, yan naman yung malapitang shot. So meron pa rin naman siya for front camera po. So meron pa rin naman siyang filters, naka-built-in, and editing ng face. So para sa akin, maganda ang camera ng A13 5G. So tamang-tama sa mga mahilig rin sa camera technology. So guys, yun nga, na-try na nga natin ang lahat. So sabihin ko na kung ano magiging price niya or ang kanyang price. So for 4GB, 128GB, it's 13,990. Then for 6GB variant, 128GB, is 14,990. So meron tayong mga promo dito sa Samsung na installment via credit card. Pwede rin naman zero interest po via home credit din. So yan yung mga promo natin. So avail na or PM nyo lang ako kung gusto nyo po mag-inquire about sa ating unit na Samsung Galaxy A13 5G. So para sa akin, okay na okay ang bagong entry mid ng Samsung Galaxy. Maraming salamat. So bago ang lahat, pa-subscribe and pa-like na lang ng aking YouTube channel para updated po kayo sa i-upload ko mga videos. Maraming salamat. Thank you. Bye-bye.